magandang araw! Ngayong araw ay panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin at ito ay ang Kabanata 18 sa nobelang El Filibusterismo. At ito ay pinamagatang Mga Kadayaan. Bago natin tuluyang talakayin ang ating kabanata, atin munang bigyang kahulugan na ilan sa mga talinghagang pahayag o salita na maaaring mabasa sa kabanatang ito. Kapag sinabi nating katuturan, ito ay nangangahulugang kahulugan. Tama. Pangalawang salita, saserdote. Ang saserdote ay nangangahulugan namang pinuno ng isang relihiyon. Pangatlong salita, papiro. Kapag sinabi nating papiro, ito ay nangangahulugang papel. Pang-apat, ekspedisyon. Kapag sinabi nating ekspedisyon, ito ay nangangahulugang paglalakbay. At panghuli, nakaliligalig. Kapag sinabi natin nakaliligalig, ito ay nangangahulugang nakagugulo. Kabanata 18, Mga Kadayaan. Oras ang pagkatanghal sa napakabantog na ulo, malugod na sumalubong si Mr. Leeds sa mga panauhin. Isa siyang tunay na Amerikano, ngunit mahusay siyang magsalita ng wikang Kastila. Palibhasa ay nanarahan siya sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay balot ng kortinang itim at naiilawan ng mga sinaunang lamparang di alkohol. Sa pakiramdam ng mga manunood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamangyan at kandila. Samantala, nais na bensayb na ibunyag ang daya ng tinatawag na ispenghe ni Mr. Leeds. Sinuri ni Bensayb ang mesang natatakpan ng mga itim na tela sa pag-aakalang may salaming pandaya. Ngunit wala siyang nakitang anuman. Kayo ba ay nasisiyahan? Maaari na ba tayong magsimula? Ang tanong ni Mr. Leeds sa mga panauhin at sa mga bisita. Madali na, napakabaga namang taong ito. Sagot naman ng ilan sa kanila. Kung gayoy, magsiupo na kayo. Sagot muli ni Mr. Leeds. Mga kaginoohan, minsay dumalaw ako sa piramide ni Khufu, ika-apat na lipi ng mga faraon. Sa isang libingang gawa sa batong buhay na pula ay nakita ko ang kahong iyon na maaari ninyong siyasatin. Ang kahong ito, mga ginoo, ay may lamang sandakot na abo at kaputol na papiro na kinasusulatan ng dalawang salita. Nang magawa kong bigkasin ang unang salita, nasindak ako ng buksan ko't matagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagkatakot at binasa ko ang ikalawang salita. Nawala ang ulo at ang napalit ay sandakot na abong ito. Natagpuan ko ang dalawang salitang makapangyarihan, panlikha at panggunaw, pambuhay at pampatay. Sa gitna ng katahimikan at sa nanginginig na tinig ay nagpatuloy si Mr. Leeds. Mga ginoo, sa pamamagitan ng salita'y bubuhayin ko ang sandakot na abo ito upang makausap ninyo ang tanging nilikhang nakababatid ng nakaraan, kasalukuyan at nang hinaharap. De remove, ispenghe, ipakilala mo sa mga nandito kung sino ka. Ang wika ni Mr. Leeds. Ako'y si Imutis, ipinanganak ako sa panahon ni Amasis, at namatay ng panahong ang nakasasakop ay ang mga taga-Persia. Nang matapos ang aking pag-aaral at mahabang paglalakbay sa Gresya, Aseria at Persia, ako'y umuwi sa aking bayan upang manirahan hanggang sa tawagin ako nito sa kanyang hukuman.
At nang magdaan ako sa Babylonia ay nabatid ko ang isang kakilakilabot na lihim na pangdaraya ni Gaumata upang angkinin ang kapangyarihan. Sa takot niyang isumbong ko siya kay Cambyses ay binalak ang aking ikasasawi sa pamamagitan ng saserdoteng taga-Ehipto. Mamamatay, lapastangan sa Diyos at mapagparatan. Isusuklong kita. Mamamatay, mamamatay, mamamatay. Yan ang wika ng ulong si Eumetis. Nagkagulo ang lahat sa palabas na iyon at naging abong muli ang ulo. Marahang inilipat na muli ni Mr. Leeds ang kahon, yumukod at pumakabila na sa tanghalan. Sinabi ni Don Custodio na dapat ipagbawal ang palabas. Walang liwag naman itong sinang-ayunan ni Bensay. Kinabukasan, nanaog ang kautusan ng simbahan na nagbabawal sa palabas. Wala na si Mr. Leeds, dala na sa Hong Kong ang anumang lihim na taglay niya.